Meron tayong kasabihan na ang buhay natin ay hiram lamang. Lahat tayo ay may hangganan, kaya sana bago bawiin ang buhay na hiram natin, ay ating magampanan ang tungkulin natin na ang Diyos ang siyang naglaan. Naniniwala po ako na ang layunin ko sa buhay ko na ito ay tumulong sa kapwa-tao. Ginawa ko itong misyon sa aking araw-araw, kaya rin ako ang nagdesisyon na tumakbo bilang punong bayan ng Bayambang para mas marami ang aking matulungan. And with less than a year of being a mayor, marami na akong nakilala na talagang kahanga-hanga ang lakas sa tapang sa pagharap sa pagsubok ng buhay. I have met people whose stories really inspire me to persevere and to continue doing what I do best, and that is to give service, spread love, and inspire kindness. Isa na po sa aking mga nakilala ay si Nanay Marita Bugarin. Magandang araw aking mga minamahal na kabalayan. Ako po si Ninya Jose Quiambao at nagbabalik po ang programa na tutugon sa pangangailangan ng mga Bayambanggenyo. Ang programa na tutulong sa inyo. Ito po ang Dear Ninya. Keep it simple, keep it sweet. Here's a line I heard somewhere. I feel the ground under your feet. Unang nating nakilala si Nanay Marita nung nag-request ng ambulansya ang kanyang pamilya sa ating munisipyo noong Enero. Pinuntahan po namin sila sa kanilang tahanan sa Barangay Ambayat First at doon po ay narinig natin ang kanilang kwento ng paglaban sa isang sakit na nagbigay ng taning sa kanyang buhay. Hapon po sa inyong lahat. Ako po si Lars Bugarin na asawa ni Marita Bugarin na pasyente. Siya ay may sakit na diabetic at high blood. Yun ang findings naman ng mga doktor sa kanya. Ngayon, sa dami ng mga doktors na napintahan na namin, isa na rin dyan sa District Hospital, wala namang pagbabago yung sakit niya, tapos hanggang bumaba na lang yung condition niya. Kaya nag-decide kaming pumunta sa Toledo General Hospital ba yun? Tsaka Miling. Ang find out din nila, diabetic din. Kasi diabetic center yung napuntahan namin. Ngayon, sa haba ng pagpapagamot, magmula pa noong March, April, wala naman pagbabago, mas lalong bumababa yung condition niya. Kaya nung nasa Toledo kami, ganun pa rin, hindi pa rin gumagaling. Kaya nung nag-decide na naman akong lumipat sa Salvador General Hospital, sa Kamiling din. At doon nila na-find out, dahil pina-CT scan nila, at doon nila na-find out na may brain tumor si Mrs. Kaya in-refer kami sa Tarlac Provincial Hospital para doon maoperahan. Kaya lang, ang sitwasyon niya, hindi rin maganda. Dahil parang hindi rin katanggap-tanggap siguro kung makita. Kaya lang, nag-decide na lang kami na iuwi na lang siya. Kaya parang hopeless na kami para sa kanya noon. Sa hirap din ng aking pag-aalaga sa kanya, parang siya na ang sumusuko. Yung parang gusto niya niyang iuwi ko na sa La Union para doon na lang daw siya maalagaan at makapagtrabaho ako rito ng mabuti. Kaya ang
hindi ko naman maatim na ganun ang mangyayari, kaya dito na lang, tinatyaga ko na lang siyang alagaan. At mahal na mahal ko rin naman kasi siya, kaya hindi ko siya pwedeng ilayo sa akin. Napakagandang pagkakataon naman ay nalaman ni Mayora na meron sakit na hindi na malulunasan yung misis ko, kaya nag-decide din silang pumunta rito para bisitahin, hanggang sa inalok kami na dugtungan pa yung buhay ng misis ko. Nung una, talagang ayaw na rin namin sana, kaso kagustuhan din ni Mayora, kaya maraming maraming salamat, Mayora, sa pagbisita dito sa amin. Kaya nagpapasalamat kami sa kanya ng taos pusong pasasalamat. Magandang hapon po. Ako po si Marita Verona Bugarin ng Ambayat First Bayambang, Pangasinan. Humihingi po ako ng tulong sa mga may mabubuting puso para po tuluyan na po ang aking panggaling. Nagpapasalamat po ako sa amin. Napakabait na Mayura na tumutulong din po sa amin. Sana po marami pa po kayong matulungan na nangangailangan. Akala ko po mawawala na po ako eh. Kasi talagang ang hirap-hirap na ang dinaanan ko po. Sana tuloy-tuloy rin po ang aking paggaling. Maraming salamat po sa lahat ng tumutulong sa amin. God, thank you. Napakabait niyo lahat. Sa pag-alok sa amin ni Mayora na dalhin na lang sa Medical City, dinala namin siya sa Medical City noong January 14, at in-schedule ng operation January 19, scheduling for operation noong January 19. Noong una, yung pakiramdam ni Mrs. ay almost paralyzed na yung kanang bahagi ng katawan niya, hanggang sa wala na talagang pakiramdam yung kanang bahagi ng katawan. Pero nung naoperahan na siya, almost 5 days na rin siya rito sa bahay, malaki na rin ang pagbabago, dahil yung nararamdaman niya noon na hindi siya makaramdam sa kanang bahagi, ngayon na igagalaw na niya yung mga kamay niya, nakakalakad na rin ng kaunti. Kaya malaki ang pagbabago sa sitwasyon niya. Hanggang sa inuwi kami dito sa Ambayat noong January 26. Kaya malaking bagay sa amin ang pagkakaopera sa kanyang ulo. Bukod sa pagpapahiram ng ambulansya ng ating Bayambang Public Safety Office, nagpresenta rin ang inyong lingkod na sagutin ang kanilang medical expenses para sumailalim sa operasyon sa The Medical City Clerk. Personal po ito at hindi po galing sa pondo ng munisipyo, dahil tunay na kahanga-hanga ang tapang na kanilang ipinakita sa matinding hamon nito sa kanilang pamilya. Maraming maraming salamat po kay Dr. Habson at the Medical City Clerk for being a helpful guide and an angel to her family. I feel
that ground beneath your feet. It can take you anywhere. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil naging matagumpay ang kanilang operasyon at kasalukuyan na silang nasa recovery stage sa kanilang bahay. Patuloy natin pinagdadasal ang tuloy-tuloy niyang pagaling para mas matagal pa nilang makasama ang kanilang pamilya. Magandang hapon po, Mayora. Kami po'y taus-pusong humihingi ng pasasalamat sa inyo. Dahil kung hindi sa inyo, hindi na nadugtungan ang buhay ng asawa ko. Maraming maraming salamat po dahil nandyan kayo na gumabay sa mga kagaya naming mahihirap. At sana marami pa kayong taong matutulungan. Taus-pusong humihingi ng pasalamat ang buong pamilya, Bugarin family. Maraming maraming salamat po, Mayora. Hindi ko may paliwanag ang aking damdamin sa galak na nakatanggap kami ng ganitong tulong para sa mga galing sa inyo, Mayora. Maraming maraming salamat po. Ninya Aro Taka. Tapang, pananampalataya at tatag ng samahan bilang isang pamilya. Ang mga ito ay tunay na inspirasyon sa akin upang ipagpatuloy ang aking misyon na tumulong sa aking kapwa. I hope that the story of Nanay Marita and her family also serves as an inspiration to all of us. May it remind us to always be kind at alagaan at mahalin natin ang ating pamilya. Dahil sa huli, ay tayo-tayo lang din naman ang magtutulungan. Muli, ako po si Ninya Jose Kiambao at ito ang Dear Ninya. Mayambang, Ninya Aro Taka.